Ganap nang bukas para sa publiko ang bagong multi-purpose building dito sa F. Tacorda Village para sa transaksyong pangpamahalaan dito sa Virac Catanduanes ngayong 16 ng Enero taong 2024. Ang orihinal na gusali ng barangay ay nasira umano dahil sa bagyong Rolly, kung kaya't inilapit ng sangguniang barangay ng F. Tacorda Village ang pagpapatayo sa tanggapan ni TGP Portalist Representative Jose Bong Teves Jr. Una, nung bagyong Rolly po, nasira yung aming barangay hall. So, sa totoo lang, nahirapan po kami para ma-restore yung aming opisina, ang pamahalaang barangay. Hanggang sa dumating yung punto na nagkaroon kami ng pagpupulong, pinasok namin sa session na kung pwede makahingi ng tulong sa opisina ni Congressman Jose Bong Teves Jr., ang TGP party list. At sa ganun po, kami po yung nagpapasalamat at hindi siya nagdalawang isip para kami ay tulungan sa ganung problema po. Nung panahon na yun, nung nirequest ko po, sa loob lang ng isang taon, nalaman ko may nailaan ang pondo. Ang gusali ay pinondohan ng TGP Portalist upang magsilbi bilang tanggapan ng lokal na pamahalaan, gayon din bilang isang evacuation center sa panahon ng sakuna. Dagdag naman ni Punong Barangay Tabilog, katuparan sa pangarap ng kanilang barangay ang gusali, kaya't lubos siyang nagpapasalamat sa kongresista. Ako po yung nagpapasalamat sa ngala ng aking buong konseho at ng konstituwente ng aking barangay. Malaking tulong ang naibigay ng TGP party list sa pamunuan ni Congressman Bong Teves Jr. Ang akala namin noong una isang pangarap lang na magkaroon kami ng ganyang uri ng gusali. Maituturing namin long-term solution dito sa aming barangay. Ngayon po ay araw na ng blessing, inauguration ng nasabing proyekto. Kaya sa ngalan po ng F. Tacorda Village Barangay Council, kami po ito auspusong nagpapasalamat sa TGP party list sa pamunuan ni Congressman Jose Bong Teves Jr. Maraming salamat po, Kong Bong. Nagpasalamat din si Catanduanes Governor Joseph Cua na dumalo sa programa kay Congressman Teves dahil sa pagiging kasangga nito sa pamahalaang probinsyal sa pagtataguyod ng mga proyekto at programa ng lalawigan. Well, of course, masaya kami dahil hindi kayang bigyan ng probinsya ang lahat ng pangangailangan ng barangay, no? So, we are lucky that we have Congressman Bong Teves, the party list representative, dahil kahit hindi siya undersea congressman, pero taga-Catanduanes po siya at naging three-termer mayor and two-termer vice governor ng Catanduanes. So, alam niya ang mga problema ng barangay ng Catanduanes. So, masaya kami at ito siya sasabigyan ng multi-purpose building. At nabanggit niya kanina sa kanyang speech ang nakalinyang barangay na bibigyan niya, no? Kasama doon ang covered court, ano? Kaya napakalaking bagay na nagkaroon tayo ng isang congressman pa na tumutulong sa probinsya ng Catanduanes. Samantala, sa panayam naman kay Virac Mayor Sammy Lines, inihayag ng alkalde na isa pang gusaling pampamahalaan ang itinatayo sa naturang lugar na magsisilbi namang health center ng barangay. Nagpasalamat din ito sa suporta ng TGP Portalist at gayon din ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes. Kikita niyo sa kabila, meron din tayo munisipyo, health center yan. Gagawin natin para din sa barangay. So, sana ang ating mga political leaders para magkaroon ng mga magandang pagkaroon ng progreso, yung maayos at secured. Ibig sabihin na ano ang mga tao natin. At least alam nila na binibigyan sila ng halaga. Kaya maraming salamat, Congressman Bong Teves. Labis naman ang kagalakan ng mga residente sa kanilang bagong barangay hall, gayon din sa mga pasilidad na mayroon sa kanilang barangay. Mas masasabi ko po na mas naging magayon yung barangay hall namin kaysa dati. Tapos ngunyan po, if ever na magkakaigong bagyo, mas magiging ano po yung barangay hall namin. Pwede siya maging evacuation center, tapos mas naging matibay po, tapos nagkaigwan yung marinas na naging estado kaysa sa dati. Masayang masaya kasi sa tinagal-tagal ko pagsimula ko maging secretary 2018,
ngayon lang ako aakyat sa, kaya magkaka-office ng ganito ka na kagandang building. Nagsimula kami na ang stage namin nung mga youth pa kami is talagang ginagawa namin ang paraan kasi nga, ano, butas-butas, walang maayos na bubong. Ngayon, at least ngayon, ito na siya, maganda na. Inaasahan na sa pamamagitan ng naturang gusali ay lalong magiging madali ang transaksyon ng lokal na pamahalaang barangay ng F. Tacorda. Juan Carlos Aguirre, BHTV News.